sino bang mas mainam, ang anghel o ang tao? Ang ilan sa mga ulama o mga pantas ay nagsasabi, ang anghel ay walang kalayaang sumuway at sumunod. Subalit ang tao, siya ay magiging mas mainam pa sa anghel o mas mababa pa sa hayop. Kapag siya ay sumunod sa Allah Jalla wa'ala, dahil binigyan siya ng kalayaan, ay mas mainam siya sa anghel. Kapag siya ay sumuway, siya ay mas masahol pa sa hayop. Kaya dahil dito, kung ganito ang lakas ng anghel, kung ganito ang katayuan ng anghel, kung ganito ang kapangyarihan ng anghel, ano ang kadakilaan ng Allah Jalla wa'ala? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ang pangalawang paniniwala sa pananampalatayang Islam na ito yaong dapat paghahawakan, palawakin at lubusang unawain ng mga mananampalataya ayon sa sinabi ng Allah Jalla wa'ala sa banal na Quran at sunna ni Muhammad alayhi salatu wasalam. Ang pangalawa ay ang sinasabi nating imanun bil malaika, ang paniniwala sa mga anghel. Alam po natin mga kapatid na may mga tao na may prinsipyo sa paniniwala sa anghel na iba ang kanilang pagturing o paningin o konsepto sa sinasabi nating anghel. Tunay na ito'y paniniwala po ng mga Muslim na ang paniniwalang ito ay hindi aabot sa pagsamba sa mga anghel. Ang mga anghel ay isa sa mga nilikha ng Allah Jalla wa'ala na sila'y nilikha mula sa liwanag na ito ay ang kaalaman mula sa ating dakilang tagapaglikha. By the way, ang sinasabi nating anghel, sila'y nilikha ng Allah Jalla wa'ala na sila ay hindi binigyan ng kalayaan. Anong ibig sabihin hindi binigyan ng kalayaan? Wala silang karapatang pumili na sumunod o sumuway, bagkus silang lahat ay naging masunurin sa Allah Jalla wa'ala. Ito ay sinabi ng Allah Subhanahu wa ta'ala sa Surah Tahrim, ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, ang sinasabi nating hinggil sa mga anghel na ito ay nagbabantay ng impyerno. Sino po yun? Si Angel Malik. Si Malik ang tagabantay ng impyerno. Na sinabi ng Allah Jalla wa'ala, hindi sila sumusuway sa kanya at gumagawa lamang kung ano ang ipinag-utos ng ating dakilang tagapaglikha. Kaya, ang pinakamainam, pinakapinuno ng lahat ng mga anghel ay si Angel Gabriel, nandyan din si Angel Mikael, si Angel Israfil, si Malakul Mut, ang tagakuha ng kaluluwa, ang anghel na nagdudua para sa atin, si Angel Mikael na ang anghel na nagpapaulan ayon sa kapahidulutan ng Allah Subhanahu wa ta'ala at tagapangalaga ng mga pananim. Ang paniniwalang ito ay magbibigay sa atin ng kaalaman na ang kadakilaan ng Allah Jalla wa'ala, ang kanyang kapangyarihan ay hindi natin abot. Alam po natin na ilan sa mga inilarawan ni Muhammad alayhi salatu wasalam noong si Angel Gabriel ay mayroong 600 na pakpak noong nakita niya sa simula pa lamang. At isa sa mga ito na nasabi ng Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam na noong pinadala si Angel Jibril upang parusahan at ang Sodom at Gomora, ang siyam na syudad ng Sodom at Gomora, ang dulo lamang ng pakpak ni Angel Jibril ang siyang humugot ng Sodom at Gomora, ibig sabihin kinuha at nilampas umuli sa pakpak lamang ni Angel Jibril. Ano kaya ang dakilang tagapaglikha? Kaya ang kalamang ito mga kapatid ay magdudulot sa atin ng lubusang pagsunod sa Allah Jalla wa'ala, pagpapailalim sa kanyang batas at higit sa lahat. Ang resulta nito na ang gawain mo ay sasang-ayon lamang sa gawain ni Muhammad alayhi salatu wasalam. Kaya ang mga anghel, aking mahal na mga kapatid, ay wala silang karapatan sa isang Muslim na sila ay sambahin po natin. Ang paniniwalang ito ay ang pagmamahal lamang sa kanila o ang paniniwala na sinasabi ng Allah Jalla wa'ala sa banal na Quran. Tunay ng mga Hudyo ay kanilang kinamuwian si Angel Jibril at saka si Angel Mikael. Ang mga anghel na ito ay mayroong mga layunin, o may mga gawain, o may mga tungkulin ayon sa ipinhintulutan at ipinag-utos lamang ng Allah Jalla wa'ala. Si Angel Gabriel ang tagapagdala ng revelasyon. Nung nagdadala ang tao si Birhen Maria, ibig sabihin na siya rin ang nagdala ng revelasyong iyon na ikaw babae, Birhen Maria, ay magdadalang tao na pangalanan mong Jesus. Ito inaitala din sa Surah Imran o sa Surah Maryam sa Banal na Quran. Ang anghel na tagapagkuha ng kaluluwa, si Malakul Mut, na ito'y darating sa bawat isa't isa sa atin at walang makakalampas sa atin sa ganung katayuan. Ang anghel na sinasabi nating tagapangalaga sa atin, minsan maalala mo at minsan naranasan mo na kapag ika'y dadaan sa lansangan o sa daanan, may malaking sasakyan at may pumigil sa iyo.
o minsan may tumulak sa iyo dahil may isang bagay na pangyayari sa iyo. Itong lahat ay sa kapahintulutan ng Allah Jalla wa'ala na kanyang pinag-utusan ang kanyang mga anghel. Kaya dahil dito, kung ganito ang lakas ng anghel, kung ganito ang katayuan ng anghel, kung ganito ang kapangyarihan ng anghel, ano ang kadakilaan ng Allah Jalla wa'ala? Sa araw ng paghukom, ang kanyang paraiso ay kanyang huhugutin. Ibig sabihin, pag-utusan ng Allah Jalla wa'ala, ang anghel na huhugutin ang paraiso, na ito ay mayroong sinasabit nating 70 tali, ng bawat tali ay may 70,000 mga anghel. Gaano kalaki ang mga anghel na iyon? Gaano kalaki ang paraiso ng Allah Jalla wa'ala? Gaano kalaki at kapangyarihan ang dakilang tagapaglikha? Ang arsh ng Allah Jalla wa'ala ay may mga anghel na humahawak nito. At hindi kailangan ng Allah Jalla wa'ala, subalit ito ang kanyang batas. At isa sa mga ito, pinayagan si Muhammad alayhi salatu wasalam na ipapaliwanag ang katangian ng isang anghel na iyon. Ano yung nasabi ng propeta alayhi salatu wasalam sa authentic na hadith na ang kanyang tainga at ang kanyang balikat ay ang layo ng unang kalangitan at ang kasunod nito. So, gaano kalaki ang anghel, mga kapatid. Kaya, maging ganito ang kanilang katayuan, maging ganito ang kanilang kapangyarihan, alam natin na nangyayari ito sa kapahintulutan ng Allah Jalla wa'ala at ang sa atin ay ang paniniwala sa kanila. Ang anghel ay nagkakatawang tao ayon sa utusan o batas ng Allah Jalla wa'ala. Ang anghel minsan, sa panahon ng Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam, hindi natin alam na minsan ay nagiging isang pulubi na humingi ng tulong sa atin bilang pagsubok sa atin. Ang anghel ay naging tagapagbalita o anumang ninais ng Allah Jalla wa'ala. Ang mahalaga ay ang paniniwala sa kanila na sila'y mga nilikha ng Allah Jalla wa'ala na sunod-sunuran lamang sa batas ng ating dakilang tagapaglikha. Isang paalala sa bawat isa't isa sa atin. Isang katanungan, sino bang mas mainam, ang anghel o ang tao? Ang ilan sa mga ulama o mga pantas ay nagsasabi, ang anghel ay walang kalayaang sumuway at sumunod. Subalit ang tao, siya ay magiging mas mainam pa sa anghel o mas mababa pa sa hayop. Kapag siya ay sumunod sa Allah Jalla wa'ala, dahil binigyan siya ng kalayaan, ay mas mainam siya sa anghel. Kapag siya ay sumuway, siya ay mas masahol pa sa hayop. Kaya dahil dito, aking mahal na kapatid, sino ba ang mga tagapaglingkod sa mga tao? Sino bang tagapangalaga sa tao sa kapahintulutan ng Allah Jalla wa'ala, hindi ba ang mga anghel? Kaya dahil dito, ikaw at ako ay higit pa sa isang anghel sa araw na yaon, araw paghukom, kung tayo ay sumunod, sumuko at gumawa ng ating tungkulin sa ating dakilang tagapaglikha. Nawa tayong lahat ay maging mainam sa mundong ito at insya'Allah ta'ala at ihingi sa Allah Jalla wa'ala na tayo ay maging halimbawa sa anumang kabutihan na ipinag-utos ng Islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, 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 all thanks to Allah, alhamdulillah.